labas na. May baby na. Nando, nilain mo siya. Mishka, liga dito, Mishka. Hindi ano tayo sigurado. Wala pa. Ano yan? Yan na nga. Yung baby. Labas din. Yan na. Para papaano ka natin? Hindi mo ito pwedeng madukot gantong kalayo. Welcome back to Husky Pack TV. And so for today's video ay mahanak na nga po si Mishka. Ano? Wow. Very unexpected for us din kasi ang expected namin February 1 pa siya manganganak. Yung talaga yung bilang namin. Pero actually, nagpapakita na pala siya ng signs kaninang umaga. Ayan siya. Oh, paiyak-iyak talaga siya. Lumalapit siya sa tao, nanghihingi siya ng tulong para magpapaintindi siya. Nanganak na ikaw? Manganganak na? Oh. So, flashback muna tayo. Simula kaninang umaga, iyak ng iyak si Mishka. So, ang ginawa namin, sinasamahan namin siya. So, palaging may bantay sa kanya. Pag papadede si mama, yung kapatid ko naman yung bantay, ganon. Kailangan kasi hinihimasima siya. Yun yung gusto niya. Parang manghingi siya ng tulong. Yun pala, ramdam na niya na may nang something na nangyayari sa tiyan niya kasi manganak na pala siya. Actually, may video pa ako. Nanghihingi siya ng tulong sa akin. Lumapit siya sa akin, umiiyak. Ganon kasi siya, umiiyak siya. Kawawa naman ang aming Mishka, oh. Bakit? Natatakot ikaw. Oh, sige, pasok dyan. Ginawa ko nga yan sa iyo. Oh, oh yan. Yan dyan mo gusto eh. Ano? Nandito si ate. Yan na nga. Malapit na manak si Mishka. Oo. Opo, Marte. Gusto siya i-gagarnihin. Oh, ha? Bakit? Oo. Oh, oh. Wawa, Mishka pala. Wawa ka naman, Mishka namin. Wawa. So yon, tapos nagulat kami nung gabi, para siyang si Malia. Tinatry niya magpupo, magwiwi, pero wala lumalabas. At alam niyo naman, sign na yun ng mga anak na. Kaya nagulat kami, dali-dali kami naghanda talaga. And guys, si Mishka, ihi siya ng ihi. 60 days pa lang sa bilang namin, binila nga ulit ni Mama. Pa 60 days pa lang ang kanyang pagbubuntis. Pa 60 days pa lang kulang pa. Ano siya, manganganak na. Ganun si Malia, diba? Ihi ng ihi. Ayun guys, andyan siya sa ilalim ng kama ko ngayon. Dito niya gusto, kaya hinayaan namin siya. Natatakot kami kasi hindi pa naman siya dapat talaga manganganak. 60 days pa lang. Ayun o, si Blossom, inaaway mo Blossom eh. Ayun na siya. Hindi ko maintindihan kung umiihi, tumatae, pero walang lumalabas. Ayun na naman siya, ayun na naman siya. Ayun na ulit siya guys. Ang ginagawa lang niya, babalik siya dito sa ilalim. Lalabas siya ulit. CCR, pupupu. Nagpapatulong siya, umiiyak-iyak siya. So, ayun, nagre-ready na sina mama, sina kuya, ng aanakan niya if ever. Hindi namin sure kasi kung aanak na siya or hindi. Dapat kasi hindi pa talaga. Kaya yan, nag-ready na sila. Si mama, kumukuha na siya ng gamit para sa panganganak. So, inaabangan ko naman ngayon kung puputok yung kanyang panandigan or what. O, tingnan nyo. Pasok, pasok. Ayaw niya. Ayaw niya pumasok dito, guys. Hindi pa kompleto ang bilang, Mishka. Diyos ko po. Balisang-balisa siya, o. Maghapon siyang ganyan. Baka nga panubigin pa lang yan eh. Panubigan? Hindi tayo sigurado. Wala pa naputok na panubigin. Wala pa nga. Wala pa nga. Panubigin yan. Panubigan to? Ay nga guys, kinabahan ako. Tinawag ko agad si mama kahit nagpapadede siya. Yun pala, panubigan pa lang yun. Kinabahan ako kasi kita ko maitim na. 3 days. Kulang ng 3 days sa bilang. 60 days pa lang ngayon eh. Oo nga, 60 days pa lang ngayon. Pero aabuti ng alas 12. Ibig sabihin, 61 days. 61 days. Oo nga. Ayan siya oh, nilataga ni mama sa ilalim kasi ayaw niya dito. Ayaw niya. Mahirap lang ngayon mag-assist kasi sobrang layo niya, sobrang nasa loob siya. Diyan niya gusto, wala tayong magagawa. Hindi natin siya pwedeng pilitin kasi mas stress siya. Tingnan niyo yung mga gamit na ayusin ko.
para sa baby, andyan pa, hindi ko pa naayos. Gagawa pa ako ng ilaw. Hindi pa talaga kami ready, as in wala pa kaming naihanda. So, ayusin ko muna ng mabilis tong lagay ng mga baby. Tapos, ito nga pinag-usapan namin ni Mama kasi nagpakain ako kanina, ngayong hapon, gabi. Kumain pa si Mishka ng konti eh. Yun yung sign namin, hindi na siya kakain for one day. Pero, si Mishka kumain siya. Pati kanina umaga kumain siya eh. Kaya hindi kami ready. Oo, si Malia, bago siya manganak, 2 days siyang hindi kumakain. Sanay kami kay Malia eh, kasi di ba madalas nang siyang umanak. Pati si Cyber, ganun din kay Cyber. Si Mishka naman, kumakain pa talaga siya kahit manganak na siya. Kaya, syempre, nalalurky kami, hindi namin talaga alam na ganito. So, ito nahanda na ni Mama tong para sa baby. Tapos, maghanda na lang ako dito nung pinakalagayan ng mga baby. Yung ilaw. Masyado ako na nasa-stress ako. Ako yung nagpapanik. Ayan na guys, naayos ko na yung pag-aanohan ng baby. So, dito talaga yung baby. Pagkatapos nating ma-assist. Yun yung gusto kong sabihin guys, mag-assist ulit kami kasi kagaya nung napanood namin sa TikTok, nanak yung shih tzu niya, mag-isa niyang pinaanak. Nung una, yung unang video na lumabas sa kanya ay nakabalot pa yung baby. Sabi pa niya sa aso niya, bakit di mo nintindi baby mo, nakabalot pa, baka mamatay. Tapos ang ginawa niya talaga, iniwan pa niya, kita sa camera, pinatok niya yung camera doon, iniwan niya yung baby doon, nang tagal niya iniwan, hindi pa rin niya inintindi, humanap pa siya ng kung ano-ano. Buti na lang, hindi namatay yung puppy. Tapos, yung sunod naman na lumabas na video niya, wak-wak yung tiyan ng baby, labas yung bituka. That's because, may possibility na mahila ng mother dog, yung pinakapusod, mapasobra, mapasagad yung kagat, yung putol. Hindi naman nila kaya talaga minsan naputulin ng tama. Kasi di ba pa pinuputo niya, kinakagat lang nilang ganun, nahihila ng nahihila. So siguro, pagkagat ng mother dog, may malakas na paghila na force, kaya nadala pati bituka. Labas yung bituka ng puppy. Sobrang kawawa yung puppy, sobra. That's the reason why nag-a-assist kami, kasi kami, bilang owner naman ng dogs, alam namin kung ano yung gagawin. Sobrang tagal na po namin nagpapaanak. Bilang aso namin yun, alam namin na hindi nila kaya. Ilang beses na nga nanganak si Malia, alam namin na hindi niya kaya magpanak mag-isa. Actually, pag manganak na siya, hingi na yan ng tulong sa amin, iiyak-iyak na yan sa amin. Tulad ni Mishka ngayon, maghapon siyang umiiyak sa amin, nanghihingi ng tulong. Pag wala kang kasama, iiyak yan. Kaya maghapon may kasama siya dito, katabi niya, gusto niya, hinihimas-himas siya. Yun pala, manganganak mo siya. Same thing nang nangyari kay Doktora. May sa veterinarian mismo namin, kay Doktora Rona. Meron siyang bully, American bully, hindi niya alam na manganak na. So, nanganak na pala, so pag-uwi niya, ang nadat na niya, labas na lahat ng bituka. Ayan na si Mishka, oh. Ayan na, titingnan niya yung paglalagyan. Butas lahat ng tiyan ng puppy. That's because nanganak na nang hindi nila alam, hindi nila na-assist. So, may mga dogs talaga na kailangan nilang ma-assist. Ang daming-daming nagbabash sa amin, ang daming-daming nagsasabi na kikialam daw kami, hayaan daw namin, ganun. Sorry, hindi niyo kami mapipigilan kahit anong sabihin ninyo. Mag-a-assist at mag-a-assist kami for the safety. Yes. Puppy. Ang pag-a-assist namin hindi pagiging pakilamera. Para sa safety ng puppies, safety ng mother dog. Ayan guys, sumisipa-sipa siya. So I think bumababa na yung baby. Kaya pasipa-sipa siya. Lalabas na naman siya. Pero okay lang yan, na nakapaglakad-lakad siya. Makakatulong yan sa kanya. Tingnan nyo, inikutan niya lang yun. Tatay-tayan na naman siya. Titingnan ko siya guys pag gumaganito siya kasi baka mamaya maluglog na lang basta yung baby. Pero wala talaga malabas kahit wiwi, kahit pupu, wala. Mishka? Mishka, di pwede tagalin yan. Mishka? 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 Huwag ka dyan magalit, Mishka. Ayun na guys, ang tagal-tagal na, 3 oras na yata simula nung pumutok yung panubigan niya. Wala pa rin, hindi pa rin lumalabas, hindi pa rin siya nag-ihilab or what. Saan-saan siya nagkukot ko to? Mishka! Mishka! Ano yan? Yan na baby. Baby na yun? Oo. Kinakaangman niya. Gusto na niyang ilabas din. Yan o. Para paano ka natin? Hindi may ito pwedeng madukot gantong kalayo. Bakit gano'n? Para naman. Hi guys, so 6 a.m. and umalis si na mama kasama si Mishka.
dinala siya sa clinic ni Sir Raymond kasi hindi na namin kayang hintayin pa yung clinic ni Doktora Rona dito lang sa amin kasi mamaya pa siyang 9 mag-o-open. Kay Sir Raymond, talaga sinabi niya if kailangan namin ng tulong, if emergency, magsabi lang. And actually kayo na pang chinachat ni Mama si Sir Raymond. Buti na lang nagising na rin sila. Itinakbo agad nila si Mishka. And let's just hope na maging safe ang papis ni Mishka. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sobrang nalilito pa rin ako. So, update ko na lang kay guys later. Okay guys, so nag-update na sa akin si Mama. Nag-chat na siya na nandun na nga rin sila kay Sir Raymond na clinic. So thank you so much Sir Raymond kasi talagang ginawa nila ng paraan para ma-accommodate agad kami kahit sobrang aga pa. Pati thank you so much sa mga staff ni Sir Raymond sa clinic niya. So yun nga guys, wala pa rin ako, hindi ko pa rin alam kung ano pa nangyayari ngayon kay Mishka sa mga puppies. Update ko na lang kayo tomorrow may bagong vlog ulit and expect sa inyo din kung ano nangyayari, kung anong mangyayari sa puppies ni Mishka at kay Mishka. Hindi ko pa rin kasi alam ngayon kung ano yung gagawin kay Mishka. Let's just hope and pray na sana maging okay si Mishka at yung mga puppies niya. So I think that's all for today's video guys. As promised, tomorrow may bagong vlog update kay Mishka at sa mga puppies niya. So that's all for today's video guys and we'll see you guys in our next video. Bye!